ng semento? Malalalim na butas na kailangan takpan? Baku ba kung sahig? Hindi level o patag ang buhos sa sahig? Alam mo bang bukod sa paggamit ng semento, mayroong mas higit na mabilis, matibay at mas epektibong solusyon para sa mga nabanggit na ground imperfections? Ang Construct Traffic Shield ay tamang gamitin para masigurong maayos at matibay ang pagkakagawa ng flooring. Maraming traffic shield solutions mula sa Construct ang maaaring gamitin depende sa pangangailangan. K411 Ground Repair, K441 Floor Screed, K402 Concrete Leveling Bond Coat, K406 Rapid Cure Self-Leveling Underlayment Compound. Ano-ano ba ang pagkakaiba ng mga ito? Ang K411 Ground Repair ay cement-based plaster na ginagamit na pantapal sa mga crack na may kalaliman, lubak o crack at iba pang floor imperfections na mula 1 up to 7.5 centimeters ang lalim. Dahil sa tibay at taas ng compressive strength ng K411, kaya nito ang mabibigat na bagay tulad ng mga sasakyan at mas matibay itong gamitin kumpara sa paggamit ng semento lang. Paano gamitin ang K411? Siguruhing malinis ang flooring substrate at may lalim na hindi bababa sa 1 cm. Ibuhos ang 20 kg bag ng K411 sa isang timba na may laman na 2.8 liters ng tubig. Haluin mabuti hanggang sa ma-achieve ang lump-free homogeneous paste. Gamit ang kutsara at rodelang bakal, itapal ang mixture sa substrate. Gamitin ang mixture sa loob ng 20 to 30 minutes. Iwasan ang pagdagdag ng tubig sa mixture kapag ito ay namumuo na. Hayaang matuyo ng isang araw bago ito pwedeng daanan. Ang K441 Floor Screed ay ginagamit para sa mas malapad na area na hindi kalaliman ng imperfection. Sa halip na pagtapal, inilalatag ito sa buong sahig o substrate na may required thickness of 5 mm to 3 cm. Mas matibay ito kumpara sa paggamit ng ordinaryong semento lang. Paano gamitin ang K441? Siguruhing malinis ang flooring substrate at may lalim na 5 mm hanggang sa 30 mm. Ibuhos ang 25 kg bag ng K441 sa isang timba na may laman na 3.5 liters ng tubig. Haluing mabuti hanggang sa ma-achieve ang lump-free homogeneous paste. Ibuhos ang mixture sa substrate at patagin gamit ang rodela. Gamitin ang mixture sa loob ng 60 to 90 minutes. Iwasan ang pagdagdag ng tubig sa mixture kapag ito ay namumuo na. Maghintay ng 3 araw bago ilagay ang angkop na floor covering. Ang K402 Concrete Leveling Bond Coat ay pinapahid sa substrate bago gamitin ang K406 Rapid Cure Self-Leveling Underlayment Compound. Ito ay para masiguro na silyado ang sahig at maiwasan ang bula. Paano gamitin ang K402 Concrete Leveling Bond Coat? Siguruhing malinis ang flooring substrate. Aluging mabuti ang lalagyan bago gamitin. I-apply ang sealer gamit ang brush o roller. Siguruhin ang absorption ng sealer sa sahig. Maghintay ng 40 to 60 minutes bago i-apply ang K406. Ang K406 Rapid Cure Self-Leveling Underlayment Compound ay ginagamit para patagin ang minor substrate imperfections bago ilapat ang angkop na floor covering. Madalas itong gamitin sa hospital at projects na nangangailangan ng maiksing panahon dahil sa mabilis na curing time nito. Pagkalatag ng K406, pwede nang maglagay agad ng floor covering pagkatapos lang ng 24 hours. Dahil sa rapid curing time nito, mas malaking oras ang natitipid at mas mabilis natatapos ang proyekto. Paano gamitin ang K406? Siguraduhin malinis ang flooring substrate. Saka ito pahiran ng K402 Concrete Leveling Bond Coat. Patuyuin ito ng 1 oras bago mag-apply ng K406. Maglagay ng 4.6 to 4.8 liters ng tubig sa isang malinis na lalagyan. Dahan-dahang ibuhos ang 20 kg bag ng K406 habang hinahalo ito gamit ang power mixer hanggang ma-achieve ang lump-free homogeneous paste. Ibuhos ang mixture sa sealed substrate at patagin gamit ang rodelang bakal o screed rake. Gamitin ang mixture sa loob ng 20 to 30 minutes. Iwasan ang pagdagdag ng tubig sa mixture kapag ito ay namumuo na.
gumamit ng spike shoes upang maiwasan ang footmarks sa nanatagang K406. Patuyuin ito ng 24 hanggang 48 hours bago patungan o pinturahan. Para sa iba pang videos sa paggamit ng Construct Construction Chemicals for Building Solutions, visit www.constructchem.com.